O sana ang aming awit, dakilang anak ni David, sa ngalan ng Diyos sa langit. Pagpapala at pagsapit sa pagtubos sa daigdig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating panlagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang nagpakasakit, namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo naway makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagharian. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga Olibo, at natatanaw na ang mga bayan ng Betfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang 2 sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok do'y makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan nino man. Kalagi ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagi yon, sabihin ninyong kailangan nito ng Panginoon at ibabalik din agad ito." Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalagyan?" Sumagot sila gaya ng bili sa kanila ni Jesus at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at tulian ay sumisigaw ng "Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatag. Purihin ang Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon
sa kanyang karangalan taglay ang kapayapaan. Thank you.
sana ang aking kahit sana itabi sa mala ng Diyos na sana magpapala at lubos sa amin ang baka manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong alimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin
ang kanyang ulirang pagkamatisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato pagkat aking batid nang sa aking sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito, nagtiwala sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, may pangkat na mga buhong na sa aki pumaligid para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paa, bat butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad ng tunikay, dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos mo. Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maniniklood at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na, si Jesucristo ang Panginoon at ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga iskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Kayo na ang nagsasabi. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo." Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan, nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo, kaya tinanong sila ni Pilato, "Ibig pa ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato, "Kung gayon,
ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas, si Jesus ang kanyang ipinahugupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo ang tirahan ng gobernador at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinulsulan nila si Jesus, sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaghampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhuduran. At matapos kutsain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagin Golgota. Ibig sabihin, pook ng mga bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nasa saad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tangong nagsabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng tatlong araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at ang sabi sa isa't isa, "Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya." Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain. Mula sa katanghalian, tapat hanggang sa ikatlong hapon, nang mag-iikatlong hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," na ang ibig sabihin, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan niyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, "Tingnan natin kung darating si Elias upang ibaba siya." Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat at manahimik na sandali. Magsitayo na po ang lahat. Biglang nawarak sa gitna ng tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paanong namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, "Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Tayo'y natitipon sa araw na ito upang pasimulan ang mga mahal na araw. Ginugunita natin ang dakilang pag-ibig at awa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na Sareno. Ikaw ba ay kay Kristo o laban kay Kristo? Pinipili mo ba si Kristo o iniiwan mo si Kristo? Ang tanong na ito ay hindi lang inalay sa mundo 2,000 taon na ang nakakaraan. Kung hindi magpahanggang ngayon, ito ay tinatanong sa mundo, para ka ba kay Kristo o laban ka kay Kristo? Pinipili mo ba si Kristo o iba ang iyong pinipili? Mga kapatid, kapag tayo'y gumugunita ng mahal na araw, hindi lang tayo nagbabalik tanaw sa kasaysayan. Hindi lang natin inaalala ang nangyari kay Jesus 2,000 taon na ang nakakaraan. Bagkus ang mga mahal na araw ay pagkakataon upang ang mga nangyari kay Jesus noon ay maipasa ngayon natin upang tayo din, katulad ng mga tao noon, ay makapili kung tayo'y para kay Kristo o hindi. Opo, 2,000 taon na ang nakakaraan, ang pinili ng mundo, hindi si Jesus Nazareno, kundi si Barabas. 2,000 taon na ang nakakaraan, noong unang mahal na araw, ang mundo'y hindi para kay Kristo, ngunit para sa mundo. Siguro nga mga kapatid, sisisihin natin ang mga tao noong panahon na iyon. Magtataka tayo, bakit ganun ang nangyari? Bakit hindi si Jesus ang pinili nila? Bakit hindi si Kristo ang kinampihan nila? Huwag po tayo agad magmadaling sisihin at sirain sila. Humarap lang tayo sa salamin at mauunawaan natin bakit ganon ang pinili nila. Sapagkat aminin man natin o hindi mga kapatid, maaari nating sabihin, tayo'y para kay Kristo, ngunit ang buhay naman natin, sa totoo lang, ay hindi para kay Kristo. Madali nating dalhin ang mga palaspas na ito, iwagayway, at sabihin, Hosana sa anak ni David, purihin ang Panginoon. Ngunit alam din natin, sa ating mga bibig na mumutawi ang kasinungalingan, ang karahasan, ang kawalan ng kapatawaran at katarungan. Pinili nila si Barabas, ngunit aminin din natin sa ating buhay minsay pinipili natin ng kasalanan, ang kasamaan, laban sa kabutihan at katotohanan. Para ka ba kay Kristo o laban ka kay Kristo?
upang lalo nating maunawaan ang galaw na ito nitong mahal na araw. Kung mapapansin niyo po, ito lang ang misa na dalawa ang ebanghelyo. Ito lang ang misa na dalawa ang kwento upang mas makita natin ang mas mahabang kwento sa paglalakbay ni Jesus. Kanina sa labas, sinimulan natin ang paggunita sa kwento ng pagpasok na maringal sa Jerusalem. Ginaya natin ang nangyari kay Jesus Nazareno na sinalubong siya ng mga tao nang nagwawagayway ng mga palaspas, sumisigaw ng hosana sa anak ni David, purihin ang Diyos. Nilatag ang mga tela sapagkat ito ay sagisag ng pagdating ng hari. Sa lumang tipan kay Zechariah, ito ang kanyang pangitain sa pagdating ng tagapagpalaya at tagapagligtas ng Israel. Alam natin, ang Israel, ang mga Hudyo ay napailalim na mga Romano. Alipin sila. Hindi sila malaya. Inaapi sila. Kaya nga't hinahangad nila ang pagdating ng Mesiyas. Ipinagdarasal nila. At ngayon, si Jesus Nazareno dumarating. Alam niyo po, ang lagusan na dinaanan ni Jesus Nazareno ay yung tinatawag na lagusan sa silangan. At ayon sa lumang tipan, doon daraan ang Mesiyas. Kaya nga't nang nakita ng mga tao na natitipon sa Jerusalem nung panahon ng Paskwa, ito raw po yung panahon na ginugunita nila yung paglaya mula sa Ehipsyo sa pangunguna ni Moises. Ngayon, nakikita nila kay Jesus ang bagong tagapagpalaya. Kaya nga't tuwang-tuwa sila, sabik na sabik sila. Sapagkat nasa isip nila, narito na ang tagapagligtas. Alam niyo raw po ang ibig sabihin ng hosana? Ang ibig sabihin ng hosana, Diyos ko, iligtas mo na kami ngayon. Ngayon na, agad na. Akala nila si Jesus ang agad na sagot sa kanilang mga dasal. Ngunit gaya nga ng sabi ko mga kapatid, may ikalawang ebanghelyo. Isa na namang prosesyon ang ikinuwento sa atin. Ngunit napansin nyo ba, kakaibang prosesyon kumpara doon sa nauna. Kung nung una, galak ang mga tao, sabik na sabik ang mga tao, sa ikalawang prosesyon, ang prosesyon patungo sa Kalbaryo, iba na ang sigaw ng mga tao. Kung nung una, ang sigaw nila, Hosana, purihin! Ngayon, ang sigaw ng mga tao, ipako sa krus. Ipako sa krus. Kung nung una, ang sigaw ng mga tao, si Kristo, ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Ngayon, ang sigaw nila, si Barabas. Siya ang palayain. Siya ang piliin. Kung nung una, sumasama sila ng may galak at winagawayway nila mga palaspas, ngayon, sumasama sila ng may galit. Nakataas ang kamao, hinahangad, hindi ang pagtaas ni Jesus,
kung hindi ang kamatayan at pagbagsak ni Jesus. Anong nangyari? Bakit naiba? Gaya ng sabi ko, mga kapatid, kung gusto nyong malaman ang sagot, bakit sila nag-iba? Humarap lang tayo sa salamin. Sapagkat sa ating buhay din, di po ba't paiba-iba din tayo? Maari tayo ngayon sa simbahan, taimtim na taimtim. Mukhang banal. Mukhang tahimik. Pero paglabas natin, naiiba ang ating ugali. Naiiba ang ating sinasabi. Naiiba ang ating ginagawa. Opo, mga kapatid, para kay Kristo ka ba o laban kay Kristo? Pinipili mo ba si Kristo o ibang iyong pinipili? Mga kapatid, ang tanong na iyan ay hindi lamang naganap 2,000 taon na ang nakakaraan. Araw-araw, sinasagot natin ang tanong na iyan. Araw-araw, pinipili natin o hindi si Kristo. Ang bawat sabihin mo, para ba yan kay Kristo o hindi? Ang ginagawa mo sa simbahan o saan man, para ba yan kay Kristo o hindi? Kaya daw naiba ang pagpili ng mga tao. Napansin ninyo, ang pinili pa ay si Barabas. Ano raw ang kaso ni Barabas? Himagsikan. Sapagkat akala nga ng mga tao, si Jesus ang magiging tagapagpalaya. Si Jesus ang makapangyarihang tagapagligtas. Katulad ng mga general, katulad ng mga bida, katulad ng mga bayani, katulad ni Haring David. Isang politiko, isang makamundo, isang magpapalaya at magbibigay kaginhawahan dito sa lupa. Pero hindi ganoon si Jesus Nazareno. Hindi siya ang makalupang tagapagligtas. Kaya nga't kanina, sabi ko, nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, dumaan siya sa silangang lagusan kung saan daw dadaan ang Mesiyas. Nung lumabas si Jesus dun sa ikalawang ebanghelyo, pasan-pasan na ang krus. Alam niyo daw po kung saan siyang lagusan dumaan? Sa lagusan ng mga tupa. Ano daw tong lagusan na ito? Dito daw dinadaan yung mga tupang kakatayin at iaalay sa templo. San daw galing yung mga tupa? Alam nyo, hindi raw po kung ano-anong klaseng tupa lamang. Itong mga tupang ito ang mga inalagaang mabuti sapagkat sila ang karapat-dapat ialay sa templo. Alam nyo raw po kung saan galing ang mga tupang yon? Galing sa Bethlehem. Naalala nyo nung Pasko? Sino raw ang unang nakadalaw kay Jesus sa Nazareno? Ang mga pastol. Ito ang mga pastol na nag-aalaga ng mga tupang iaalay sa templo. Kaya nga't nang dumaan si Jesus sa Nazareno sa lagusan ng mga tupa, alaumbagay sinasabi niya, iba ang aking pagliligtas.
iba ang aking pamamaraan. Kung sa mundong ito, ang alam niyong tagapagligtas, yung pinakamalakas, yung pinakasiga, yung pinakamayaman, yung pinakamarangya, ang tunay na Mesiyas, yung pinakamababa, yung pinakapayak, yung pinakamapagmahal, yung pinakamahina, yung nag-alay katulad ng tupa. Kaya nga't nang tinuro ni Juan Bautista si Jesus Nazareno, nakikita niyo po sa ating tabernakulo, ang kordero ng Diyos, ang tupa ng Diyos. Sapagkat ibang uri ang kanyang tagapagligtas, hindi yung nananapak, hindi yung siga, kung hindi yung nagmamahal at nag-aalay ng sarili. Mga kapatid, kung pinipili natin si Jesus Nazareno, pinipili din natin ang kanyang lagusan at daan. Ang mga mahal na araw ay sinimulan natin ngayon. Sana po punuin natin ng pagmamahal ang mga araw na ito. Marami tayong gagawin. Sinimulan natin. Maraming prosesyon sa linggong ito. May pabasa tayo. May bisita iglesia tayo. Marami tayong gagawin. Magsasakripisyo tayo. Pero ang lahat ng ito, magkakabuluhan lamang, magkakabiyaya lamang, kung katulad ni Jesus Nazareno, dadaan tayo sa lagusan ng mga tupa, ang lagusan ng may pagmamahal, pagmamalasakit, pagpapatawad, pagsabi ng totoo, pagpili sa tama. Mamaya, paglabas nyo sa pintuan ng simbahan, sana katulad tayo ng kordero ng Diyos. Upang sa gayon, ang mga darating na araw ay tunay ngang mga mahal na araw. Dahil ginawa natin ito hindi lamang para alalahanin ang pagmamahal ni Jesus, kung hindi isabuhay ang pagmamahal ni Jesus. Para ka ba kay Kristo o hindi? Pinipili mo ba si Jesus o ang iba? Sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, sinimulan namin ngayon ang mga mahal na araw. Hindi lang namin ginugunita ang nangyari sa iyo noon, kung hindi ipinapasa ngayon namin ang mga nangyari sa iyo. Ngayon, kami ang mamimili kung kami ay para sa iyo o laban sa iyo. Nalulungkot kami na hindi ikaw ang pinili ng mundo. Ngunit dinadagukan namin ngayon ang aming dibdib, sapagkat minsan din sa aming buhay, sa pagpili namin sa masama, sa paggawa namin ng kasalanan, hindi pa rin ikaw ang pinipili ng mundo. Mahal na pong Jesus Nazareno, nawa, masundan namin ang tunay mong landas.
hindi ang landas na nais ng mundo. Kapangyarihan, karangyaan, kasinungalingan, kayamanan, kung hindi katotohanan, kapatawaran, kapayapaan, at awa. Nawa, piliin kita araw-araw upang sa dulo ng aming paglalakbay, dumaan din kami sa lagusan ng iyong kaharian. Salamat po sa iyong dakilang pagmamahal. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, niloob ng Diyos Ama na maligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Kanyang anak na si Jesucristo. Dumalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa paggunita namin sa pagpapakasakit ni Jesus, lahat naway dumulog sa Diyos, magsisi sa pagkakasala at humingi sa Kanya ng kapatawaran. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga pinuno ng simbahan at pamahalaan ang halimbawa ni Jesus na taus-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, tinggin mo kami. Maliwanagan nawa at magbagong buhay ang mga gumagawa ng mga karahasan. Talikdan nawa nila ang kasamaan at tuntunin ang bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, tinggin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging matatag nawa kami sa harap ng mga pagsubok at pasakit ng buhay upang matuto kaming bumangon mula sa katiwalian at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak habang sinusundan namin si Kristo sa kanyang maligayang pagpasok sa Jerusalem at sa kanyang pagpapakasakit sa Kalbaryo. Maging marapat nawa kaming makibahagi sa kaluwalhatian ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
sitayin na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ang paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin. Sa pagmamalasakit niya'y kami palayain sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, namin ipinahayag.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang linggong ito ay mga mahal na araw sapagkat ginugunita natin ang dakilang pagmamahal ng Ama. Ibinigay niya ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus sa Sareno. Kaya bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag at umawit sa ating Ama sa langit. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, iadya pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan,
ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan sinasabi namin, kayo ang pinipili namin. Pero sa buhay namin, kasalanan ang nananaig. Sinasabi namin, purihin kayo. Pero kami nananakit, nagsisinungaling, ayaw magpatawad, ayaw magmahal. Linisin niyo po kami, Panginoon. Tulungan at turuan niyo kaming tunay kayong piliin araw-araw sa aming buhay. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Sa pagwasa ko. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang tagapagligtas, ang hari ng kapayapaan at pagmamahalan at kapatawaran. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ya
di ka man lang sumasagot. Ama ko, sa kalangitan, kung di mo mapapayagan, kalis ay di ko inuman, sundin ang iyong kalooban, ako'y makahit ng buhay. Ang mga ninuno namin nagtiwala sa iyo, sa iyo. Parang buhok at hindi na isang tao, hinahamak at pinagtatawanan ng kahit na sino. Ama ko sa pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami yung pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa ating misa at sa maglilingkod sa mga darating pang mga mahal na araw at sa inyo pong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations sa pagpapagawa ng ating simbahan at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Sana po, gaya ng sabi ko kanina, ang mga darating na araw, hindi lang puno ng gawain at tradisyon. Pabasa, bisita iglesia, prosesyon, at iba-iba pang mga gawain, sakripisyo, ang lahat ng ito ay magiging mabunga lamang, mabiyaya lamang kung ito ay may pagmamahal katulad ng ginawa ni Jesus Nazareno noong unang mahal na araw. Ang landas ng hari ay ang landas ng kordero ng Diyos. Nag-alay ng sarili, nagpakumbaba, nagmahal, nagpatawad. Iyan din ang ating landas sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumai rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwara ng pag-ibig ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Iwagayway natin ang ating mga palaspas.